Hi guys, good morning. Anong oras na? 7 a.m. Maaga ako nagising, mga 6:30. And the usual nagising ko simula nung nag-quarantine, 8 or 9 a.m. Kasi nga medyo puyat na ako lagi, 12 or 1 a.m. ako natutulog. Pag-gabi hindi ako masyado nakatulog kasi iniisip ko tong vlog na to. Kasi as a vlogger, wow, vlogger. Pero wala pa ako sa hype para, pero wala pa ako sa mood para maging hype. Wow, vlogger. Iniisip ko itong vlog na ito ngayong araw. Kasi pagka gumagawa ka ng video, kailangan sa isip mo palang naka-edit na yung video na gagawin mo, yung mga ikukwento mo, ganun. Kumbaga yung mga ideas kagabi, nasa isip ko na siya. So, mga siguro isang oras o isang oras ganun bago ako nakatulog. Kasi iniisip ko nga itong vlog na ito at kung ano yung mga ikukwento ko, ano yung mga film or shots na gagawin ko. Hindi ko lang alam sa ibang vlogger, pero sa mga napanood ko or sa mga idea na naiisip ko, ganun talaga. Kasi mahirap yung impromptu talaga, magkwento, ganun. Unless may mga nakikita ka sa daan mo na something amazing, something new, yun, kahit paano yung masasabi ka sa vlog. Pero yung mag-isa ka lang nagsasalita na impromptu, medyo mahirap yun. So, ngayong araw, marami ako ikukwento sa inyo, nakakatawa at maraming mangyayari ngayong araw. So, yun lang naman, samahan nyo ako ngayong araw. Oo nga pala, kita nyo. Yung background ko eh, yung lababo namin. Kita nyo yun guys. 19 parcels yung order natin sa Shopee or sa online selling natin. Napakalaking blessing kasi sa amin nito mag-asawa or lalong-lalo sa akin, sa part ko, nitong online shopping na to. Basta napakalaking blessing. So, mamaya ikakwento ko sa inyo kung bakit. Ba't nga talagang napakalaking blessing nito sa akin. Oh, ang dungis na itsura ko, no? Ang haba na ng buko. So, ngayon, ipiprint ko lang yung mga orders at para maidikit ko dun yung sticker sa mga package nila. Gaya nung ginagawa ko dun sa video ko nakaraan. Oh, nawalog. So, ito. Dito nga, i-explain kung bakit blessing itong sa aking Shopee or online business ko kahit quarantine. Pero bago natin umpisa, uuhaw ako eh. Sandali lang ah. It was at this moment that he knew. He fucked up. Basa pa yung ulo, kalokohan! Nabasa pa yung camera ko! Si, daming patra-transition pa eh! Patra-transition pa. Yan, lumabo na! Lumabo! Oy, sa mga nagko-comment na madumi yung electric pan namin, nalinis na namin yan. Oh, malinis na. Yung sa nakarang vlog ko, sobrang dumi. Nakatamad kasi linisin. Ang init, ang hirap gumalo ngayon. Well, ngayon, malinis na siya. So, yun nga. Sobrang blessing nga sa... So, gusto ko nga lang ikwento sa inyo kung bakit nga blessing sa akin or sa amin itong business ko kahit quarantine or ECQ. So, way back March 16, simula na nag-start itong quarantine. Actually, dun lang siya naapektuhan. Mga 15 days lang siya simula March 30. Dun lang siya naapektuhan na wala talaga akong orders. Hindi ko mai-ship yung orders ko kasi nga total lockdown tayo ng mga panahon na yun. Pero eventually, comes April 1, bumalik na siya sa normal. Actually, hindi rin siya humina. Medyo lumakas pa siya sa panahon ngayon. So, nakaka-bless kasi isipin nyo kahit natutulog ako or nakatingga lang ako sa bahay, nanonood ako ng Netflix, nanonood ako ng kung ano-ano man, nag-YouTube ako, ito, nag-vlog ako, kumikita ako kasi sobrang blessing talaga itong business ko ngayon kahit wala akong ginagawa, marami pa rin umu-order, ganun. So, blessing talaga, sobrang blessing talaga at maraming salamat kay Lord na kahit wala akong trabaho ngayon, wala akong full-time work, kumikita ako, di ba? So, yun lang. Gusto ko lang kayo encourage na wag nating gawing excuse yung panahon na to na hindi kumita ng pera. Maaring hindi lahat ng tao ma-appreciate to. Maaring hindi lahat ng tao kayang gawin to.
Ay, hindi ko nila lahat ha. Meron tao talagang walang-walang internet, wala-walang cellphone, talagang wala sa buhay. Gusto ko lang encourage yung mga taong meron namang cellphone. Meron namang cellphone, meron namang mobile internet, or meron internet sa bahay. Gusto ko encourage na huwag niyong gawing excuse itong quarantine or ECQ, parang wala ma-provide sa family natin. Kung may talent kayo sa pagluluto, or may talent kayo sa kung ano namang pwedeng ibenta dyan, pwede siyang gawin. Encourage ko kayo na pwede kayo magpalala-move ng products nyo, pwede kayo magpag-grab, express ng products nyo, guys. Gusto ko lang sana kasing magkaroon tayo ng courage. Meaning, courage is stepping out of your comfort zone. Meaning, kung masyado tayo naging comfortable dun sa work mo dati na 8 to 5, sa panahon ngayon, you need to be courageous. Meaning, stepping out your comfort zone. Stop it. Get some help. Maging courageous ka. Bakit? Hindi pwedeng magutom ang pamilya mo. Hindi pwedeng mawalang gatas ang anak mo. ginagawa ko lang comedy guys. Sino man eh, TikTok eh. Sino man TikTok eh, lagi na lang sa Facebook eh. So, ayun lang, gusto ko kasing encourage yung mga tao ngayon na maraming paraan para kumita, pwede kang magbenta ng ano-ano. Itong tip ko lang sa inyo ah. Kunwari, meron kayong kaibigan or kakilala nagbebenta. Kunwari ako, nagbebenta ako ng shoe express, ng shoe cleaner. Pwede mong gawin ganito. Madalas, ako, pinupost ko yan sa Facebook. Ang gawin mo ganito, ipost mo sa Facebook mo kaysa nag-ML ka dyan or nanonood ka ng YouTube na kung ano-ano. I-post mo sa Facebook mo. Tapos, pag nakabenta ka, kausapin mo yung kaibigan mo o kausapin mo yung kakilala mo na pinagpostan mo or pinost mo yung item niya. Malamang bibigyan kanya ng income. Nagigets mo? Nagigets mo ba? Ha? Nagigets mo ba? So yun, marami talagang pwedeng pagkakitaan. Pwede kang magbenta ng load. Diba? Maraming ngayon kailangan ng load. Maraming nag-internet, maraming naglalaro, maraming nagmo-Mobile Legends ngayon. Ha? Pwede kang magbenta ng load. Pwede kang magbenta ng pagkain. Pwede kang magbenta ng lechon. Pwede kang magbenta ng gelatin. Pwede kang magbenta ng... sarap mag-vlog. So yun lang. Gusto ko lang kayong i-encourage. Tapos pwede nyo rin palang i-post sa Shopee. Yan, pwede nyo i-post sa Shopee yung mga products na pwede nyo ibenta. Like ako, pinost ko lang to way back 2017 or pinost ko lang, minsan may order na sa akin. Ganun ng Shopee. Alam nyo ba paano magtrabaho sa Shopee? Natutulog ka pero kumikita ka. Parang Lazada, ganun din. Natutulog ka pero pag gising mo, may order ka na. Ganun lang yun. Ganito kasi sa Shopee guys. Ipopost nyo yung item nyo. Tapos, pag may umorder, ganun lang yun. I-market mo lang sa Facebook. I-market mo sa mga kaibigan mo. Post mo sa Shopee. Pag umorder sila, kahit nationwide yan, kayang abutin ng Shopee yan. Ganun lang sa Shopee. Sobrang init. So, ganun lang guys. Pwede kayo mag-post dyan. Mag-download kayo ng app or mag-download kayo ng... mag-download kayo ng app. Mag-download kayo ng app, post yung product nyo dun. I-market nyo sa Facebook. I-send mo sa lahat ng kaibigan mo. Tapos, pwede ka nang kumita, di ba? Cash on delivery, pwede mong gawin yun. So, less hassle na sa inyong mga seller yun. Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Ganito yun. O-order sila sa inyo. Pipikapin ako. Isiset. Once na may pumasok na order sa inyo, isiset mo lang kung saan pipikapin. Siyempre, sa bahay nyo. Nasa bahay ka lang, di ba? Pero na lang kung lumalabas ka, kung nagagala ka. Ha? So, yun lang. Pagkatapos mong i-post sa Shopee, pag may umorder, siset mo kung saan pipikapin sa bahay nyo, siyempre. Tapos, once ma-set mo yun, or set or for pick up, set for pick up, kukunin na yung courier or courier na naka-assign sa'yo sa bahay nyo. Siyempre, babaluti mo naman, alam naman ibigay mo lang yun. Kailangan mo rin mag-invest for pambalot or scotch tape. So, ganun lang siya kadali. So, once na ma-pick up na yun, papadala na ni Shopee yun. Tapos, kung may bank account ka, dun na rin papasok yung pera na... na-order sa'yo once ma-receive na ng customer. So, ganun lang ang dali. Gamitin mo yung Facebook, gamitin mo yung Messenger, gamitin mo yung kung ano-ano na platform ngayon or Instagram, kung may Instagram ka. So, wag na tayo tatamad-tamad, ha?
Alam ko matalino tayo, lahat tayo matalino, lahat tayo kumpleto ang kamay, lahat tayo kumpleto ang utak, lahat tayo kumpleto ang mata. Sinasabi ko lang huwag talaga tayo magdahilan. Baya, may motor. Huwag lang tayo talaga magdahilan para hindi kumita ng pera ngayon, okay? So yun lang guys. At sana may napulot kayong aral man lang dito at sana umpisa nyo na ngayon. Pag once mapanood mo itong video na to, umpisa mo na ngayon mag-post sa Facebook. Umpisa mo na ngayon umisip ng idea na pwedeng ibenta. Just do it! Diba? Yung boyfriend mo niloloka, ibenta mo na yan. Ha? Baka marami pang bumili niyan. So, susunduin ko na yung asawa ko kasi pagagalitan niya na ako. Sige na. So, yun guys, dumating na ang aking panibagong venture at aking panibagong negosyo na tatahakin at sana maging successful to. Sa mga nagbabalak, gustong umorder ng bubble wrap sa mga online seller ngayon, ito lang at meron na ako stock ng aking bubble wrap. Message nyo lang ako ha, huwag nyo kakalimutan. Ayan, sinasabi ko sa inyo na huwag kayong sumubok ng mga panibagong ventures, okay? Panibagong negosyo. Maliit yung puhunan, kahit maliit yung puhunan or maliit yung kita, pag pinagsama-sama mo, pwede na rin yan, makapag-provide na rin sa family mo yan. At syempre, titiperin mo rin, di ba? So, yun lang, ayan. Mga simpleng pagkakakitaan. Subok lang ng subok, guys. Maabot mo rin yung mga pangarap mo. Hihihihi, saya-saya, iba na bago na naman akong business. I'm so pumped, I'm so on fire on doing this. Namiss ko to. Yeah. So yun lang guys, ang aking vlog ngayong araw at sana may na to. Ha? Kali mo naman ako vlog mo? Ano? Kali mo naman ako. Sandali lang, wala pa nga eh. Oo, sali ko daw siya sa vlog. So, ilang guys ang aking vlog ngayong araw at huwag nyo kakalimutan kung saan kayo bibili ng bubble wrap, ha? Sa akin lang, share yung bilyoso. Chat nyo lang ako sa Facebook, share yung bilyoso. O kaya message nyo ako sa God Chris. At nga pala, huwag nyo kakalimutan ng salitang courageous. Stepping out of your comfort zone. Sa mga panahon na to, huwag kayong matakot magsimula ng panibagong buhay. At huwag nyong... Basta, yun, outro mo na nga ito. Pinaliwanag ko na kanina, basta yun na yun. Basta nagkagulo. Basta nagkagulo. Basta pinaliwanag ko na kanina sa vlog ko, sa umpisa ng part ng vlog na to. So, yun na yun. So, please like, share, comment, and subscribe, at hit that notification or button. At para lagi kang updated sa aking vlog, sa... See you on the next vlog. Bye!